In the book of Exodus chapter 20 verse 1. This is our text, our main topic is the covenant. My preaching this morning is entitled the covenant. So, sabay-sabay po natin basahin. And God spoke all these words, you know? Ano raw sa verse 2? Wala, verse 2, no? I am the Lord your God. You have no other God. Okay? That, my preaching is get the covenant. Antipas. At pagpalaan mo tayo na, ha? Sabi mo sa God, may pinagpala ka na. Peace be with you. Sige po. Ayun may mga our God is the same God. He is the same yesterday, today, and forever. The God of Abraham, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, or the God of Israel, is the same God that we have said today. The same yesterday that we are now enjoying. Kaya nananatili yung ating pag-asa at sa kayong pag-ibig na ating Panginoon. Okay? I am the Lord your God which hath brought thee out of the land of Egypt, out of the house of Pharaoh. Verse 2 yun. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa inyo sa Egypt na kung saan nalini kayo ng mga Egypto. And this covenant is the first covenant. Pag sinabi yung covenant po, meron pong kahulugan po yan, binding an agreement between two parties. Okay, ano pa yan? Involving in formal, not formal statement of the relationship. It is a written agreement or promise, usually under seal between two or more parties, especially for the performance of an action. Pag sinabing covenant, ipan, kasunduan. Both parties. There is a list of witnesses. May mga saksi kayo dyan, di ba? Pag may mga agreement tayo, may mga pinipirmahan po tayo. There is a list of witnesses. There is a list of what we call stipulations and obligations. May mga nakapalog dyan na mga kontrata. And there is a list of curse and blessing. If you are faithful to your agreement, din magagaling siya sa'yo. So there is a list of curse and there is a list of faithfulness, blessing. Pagtapat ko iyong kasutuan, siyempre matutuwa ang bawat isa. At yun yung papag-aralan natin. Okay? Itinan mo natin ang verse 3. This is the 10 commandments of the Lord. Hindi na po yan ano, new sa inyo. Napanood na natin, narinig na po natin. Ano, the covenant of the Lord in the mouth sa inyo. Mababasa nyo yan from verse 1 up to 17. Ang nagsalita yan ay ang ating Panginoon. That's why, verse 1 lang. And these words, and this is for this word, ang nagsalita ang Diyos. Hindi tao ang nagsalita. Pero, bago sila nakipagtipag sa Lord,
sa verse 19. Kailangan malinis po sila. Kailangan pagal po sila. Kailangan hindi sila nagtabi sa kanilang asawa. Kailangan maglinis sila ng kanilang tabi. Kasi banal ng Diyos. Meron na lang kaya yung mga sila. Pag sila yung mga pasporo, mamamatay po sila. Kaya ang nagipag-ipan sa Diyos ay si Moses. Si Moses. At ang sabi ni Moses sa mga bayan ng Israel, makikipag takbo tayo sa ating Panginoon kasi meron po binang nabibigay sa atin. Ito ang iyong gagawin, maging malinis kayo. Ako pa'y naniniwala, nalilinis na tayo ng Diyos. Malinis ka na ba? Ha? Who are holy here? Sino ba nandito? Wala. Ha? Ang puhuli ng Diyos na Church ay banal. Pinatawag na tayo ng Kristo. Di ba? Ang puhuli ng Lord na Church ay banal. Walang kapintasan, walang kulbot, walang mancha. Kapatid, may mancha ka ba? Mayroon. At tayo. Pero dapat na mananampalat na tayo. Yung mancha na yan, yung remnant na binigay sa atin ng Lord. Nung tayo po ay nanalig sa kanya at nabaptize sa kanyang pangalan, dapat malinis na yan. Bagamat sa ating paglakbay, sa ating pananampalataya ay may mga tuwis, may mga kainan, ay may pinatang natin na susunod sa Lord. Pero magpatuloy ka kasi meron siyang tipanan. There is what we call the covenant. Amen? Titignan natin ang number one commandment ng Lord. Verse 3. Basahin natin na. Verse 3. Basahin natin na. You shall have no God as before. Okay. Natandaan natin sa verse 1. Ang Diyos ang nagsasalita. Hindi tao si Moses. Ang Diyos ang nagsalita niyan, hindi tao. Diyos talaga, hindi si Moses. Diba? Okay. Nagpakilala siya sa verse 2, ako ang Panginoong Diyos. Wala na yung ibang Diyos. Sa verse 3, kaya sabi niya, you shall have no other gods before me, wala na. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya sa verse 4, nagtatumanin. Huwag kang kagawa ang larawan na inanyuhan. Ano bang bagay dito sa ibabaw sa itas ng langit at sa ibabaw ng lupa at sa ilalim ng dagat? Wala. Kasi nagpakilala ito si Espiritu siya. Ayun po. Kaya sabi niya sa mga bayan ng Israel, wala na ibang Diyos. Okay, number 2, commandments. Number 2 pala niya. Number 3. Okay. You shall not take the name of the Lord your God in vain. For the Lord will not hold in guiltless who takes his name in vain. Pag-apat. Huwag mo raw gagamitin o babagitin ng pangalan ng Diyos na walang kabuluhan. Tiyak magkakasala. Number 4, alalahanin natin na ang Sabbath day ay gawin mo, ipahilin mo ang ano yung Sabbath? Araw ng kapalikahan. Keep it holy. First 4 commandments is for God. Hello. Are you around? First 4 commandments ay sa Diyos. The 5 to 10 commandments ay para sa atin.
ulit. Ulitin natin. Sa verse 3, di ba walang kordyan? Wala? Meron yun. Walang kordyan. Bagay po, in-emphasize na natin, Panginoon, na huwag kang gagawa para sa inyong larawan. Huwag mong yuyumur. Don't bow down before them. Huwag kang maglilingkod sa kanila. Amen? Sapay po yan. Don't serve and don't bow down before me. Then, why? First, up to fourth generation, I will miss ang kasalanan ay nandun pa rin. I am a jealous God. Ako'y mapanimuhuy Diyos. Sa verse 5 po yan. Diba? Sa verse 6, at pinapakita ko ng awa ng libo-libo umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. The mercy of the Lord, yung mga sumusunod sa kanya, ay talagang makalilayan niya. So, nasa 7 na po tayo. Pangatlo pa rin. Ipinaliwanag ng aking Panginoon kung gaano mahalaga yung pagsamba at pagpuri sa kanya. Mula na tayo pinag-iimanan ng palataya, binago ng Diyos yung ating pagsamba at pagpuri. Amen? Kaya kilala na natin ang Diyos natin. The first covenant of the Lord, apat po yan. Wala ka naman ng Diyos. Huwag kang gagawa ng Diyos. Huwag kang gagawa ng Diyos, Diyos. Huwag mong pagitin ang pangalan ng Lord na walang kabuluhan. Number four, remember the Sabbath day. Keep it holy because God sanctified Sabbath. Ang Sabbath sa Israel, Sabbath tayo. Ang Sabbath natin dito dahil ang kapag-oras natin, panukuras ang difference natin, yung kinarukasan, Sabado dito, Linggo dito, Sabado mo. Kaya sabang natin dito, Linggo, ang unang araw ng Linggo. Sabado sa Israel, dito Linggo. Kaya may nagpapaliwala na, o dito kami, pag hindi kayo pumunta ng Sabado, hindi kayo maliligtas. Ha? Wala na po. Iba-iba po ang timeline. Ang Diyos ay marunong na Diyos. Ebe po, nasa Pilipinas ka, ang Sabat dito, Linggo, bagay po, walang paso, araw ng kapahingahan, wala ang gano'ng gagawin, anong gagawin mo? Makipagkitab ka sa Diyos. Yung verse na, yung unang, mahalin mo siya ng buong puso. Pupunta tayo sa ating kapwa. Tagay ka ng file para sa atin. Hail O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Yung susunod. Exodus chapter 12-17. Honor your father and your mother that your days may long upon the land which the Lord your God is giving. Para sa atin ang buhay. Igalang mo ang iyong mga magulang para lalawig ang iyong buhay. Tipan niya ng Diyos sa mga tao. Una yung apat sa kanya. Yung lima hanggang sampu kapwa mo. Bakit po? Malalaman natin mamaya. Yos at in. Huwag kang papatak. Huwag kang maalam niya ano siya na kumit. Atat. Yos at skin. Huwag kang mamabaw. Yos at bear false witness against your neighbor. Yos at kumit your neighbor's house. Yos at kumit your neighbor's wife. Nor his male servant, nor his female servant, nor his boss.
nor his family, nor anything that is your neighbor. Ilan na? Ten, di ba? Yung una sa Diyos, yung anim sa tao. Nung tinanong ang ating Panginoon Jesus, what is the greatest commandment? Another one. Ano ba? Makinig ka, mananampalataya. Here is my our Lord, our God is one. Pag hindi mo kilala yung Diyos na iyong sinasama, saya ang iyong bansa. Nakakita ka ng tao na sumasamba siya, hindi niya kilala yung iyong sinasama. Ang tawag po niya, tulaan ng God. Our God is absolute. Our God is not a collective God. You know what I mean? The God of Abraham and the God of Isaac and the God of Israel is the God. Same God that you are serving. Same spirit. Same instruction. Hindi lang bago. Others? Father is different from the Son. And the Son different from the Holy Spirit. That is a collective God. But me, absolute God. The Father is not different from the Son. The Son is not different from the Holy Spirit. That's why there is only one name of God on our generations. Who is our God? Huh? Well, you don't have any word to say. Well, I'm very good, this God. I have my law. I have my God. In the Jews, in Israel, Jesus Christ is Yeshua. In Greek, Jesus Christ in English. In Tagalog, Jesus Christ. Jesus Christ in Greek. He's your God. Our God is only one Lord and God. That is absolute. The Father, the name is the Son, the Holy Spirit, that is absolute. Hindi lang sila nagkaisa. Pag nagkaisa lang, nag-unite sila. That is collective. Kaya kailangan malaman po natin yung sinasamba natin para matindi yung iba. Alam mo yung covenant? Amen? Matindi yung covenant na yan. Ipag-pray nyo po na makikilala nyo ng lubusan ng tunay ng Diyos. Kaya po kayo hindi mo kilala yan, ay, yung pagsamba mo, yung pagkalam mo, yung pagkatakot mo sa kanya, mababaw. Pero pag kilala mo yan, grabe. Eh po, kaya sa 17 hanggang din lang sila. Bakit? Natakot yung mga tao eh. Sa verse 18, oh, please, Moses, we don't like to talk to God. Bakit po? Ang lalaki na. Narinigilan yung puno. Grabe. Yung kidnap, nakita nila ang lalaki. Apat po yun. Ano pa? Yung tambulin, malakas. Alam niyo yung tambulin? Tambuli ng mga Israel. Yung tumuturutot, trumpeta po yun sa lugar po natin. O, trumpet po yun. Apat po yun. Pero naman nakalita. Hindi yung pasensya na tayo. Ulo, itla, trumpeta ng Diyos. Pag-iitip. Ano yun? Ha? Pag-ibato. Parin tayo makamali. Apat po yun sa verse 18. At sinabi ni Moses, at nakita nila ang tumbayan ng ulo, kidla, tunog ng pangangap, yun yung tambuli, at ang bundok na umusok. Umusok, grabe ang pangyayari ng Diyos. Natakot po sila, Moses, please, ikaw na naman ipag-usap, kasi mamamatay kami.
hindi namin kaya pakinggan yung kulog. Hindi namin kaya lumalakas yung trompeta. Hindi kami makalapit. Kaya di. Mamamatay kami. Sa pananalangin niya, if you feel with the Holy Spirit, puspos ka, hindi ka mamatay. Lalo magsisig na. Oo. Grabe ang bigay sa atin ng Diyos, natin pa. Mga Gentiles tayo, pero ang ginawa ng Diyos sa atin, grabe. Dapat yung paggalaw natin, yung pagkatakot natin sa kanya, may paggalaw. Amen? Di ba rin siya? Amen? Remember, the Sabbath. Saturday is the Sabbath for the Filipinos. Ano yung ito? Ibang bansa nakakaroon natin sa ito? Sa timeline? Okay. So, natakot po sila. Kaya mula 19, 18, hanggang 26, ito na yung mga utos. Si Moses na nagbigay ang mga tao na takot tungkol sa mga libin, tungkol sa mga idolo at altar. Ang dami na, hanggang verse 24, yung kayo pastor niya kanina. Lahat, pati sa mga asawa, pati sa mga nanakaw, pati sa hayop. Si Moses na ang kausap ng mga tao. Pero dito, yung kayo pumagin, sino kausap? Sino? Ang Diyos ang nausap sa kanila. Narinig po nila. Ang Diyos mismo ang nagsalita. Kaya pag ikaw ay humano ng palataya na kinakausap ka ng Diyos na kanyang salita sa pamamagitan ng kanyang pangalang Espiritu, kinakausap ka ng Diyos. Huwag kang masakta. Wari, mayroon kang ginagawa na hindi kaya-aya sa harapan ng Lord. Nangaral, narinig mo, nag-usap kayo sa iyo, nakulbig ka. Hallelujah! Ang kapit mo, ako yun, Lord. Ako yun, Lord, have mercy. Tulungan mo ako ngayon, Lord. Because we have not the access to God. Diretso na tayo. Dati wala eh. Nasa alam ko, di ba? Wala yan. Tingnan natin ang pag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 
ang lumantipan ay sa ato mga aning laro yan. Sa mga darating, yung mga darating sa generation po natin, ang pinakakatawad niya ay si Kristo. Ano ba? Hebrew 8:5, so also Christ did not glorify himself to become high priest, but it was he who said to him, you are my son today, I am begotten thee. Sa Swiss po yan. Okay? So dito po, mga alino, mga naging halimbawa lang po yan. Sa New Testament is sa New Covenant. Take note, there are two covenants. Old Testament at the New Testament. Kaya makikita nyo lumang tipan at bago tipan. Okay? Nandito na tayo sa bagong tipan. Tingnan natin. Luke chapter 1 verse 72. Wala po dyan. Okay? At sabi ko, kailangan yung tipan ng Diyos ay tuloy kay Abraham. The law of Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Batas ng Diyos yun. Nandiyan yung covenant. Nandiyan ang kapalong lahat ng alipuntunin ng tao. Pero nung tumating si Kristo, nagkaroon ng New Covenant. Kaya kailangan yung pagpatuloy. Ano pa? New Covenant, that faith of the Lord Jesus Christ, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Saan naman tayo ngayon? Kailangan sa gospel. What is gospel? Good news. What is good news? Jesus Christ died. He was buried and he rose again. Application sa mga believer, aksisi, nabaptize sa pangalan ni Jesus at nabuhay na muli nakatanggap ng Panginoong Espiritu. Amen? That is the gospel. That is the good news. 1:18 and 17:17 of Romans. Ayaw na taksin mo the gospel of Christ. Why? It is the power of God unto salvation. Kaya tayo naman ang palatayan na gagawin ka. Sabi mo siya na tayo, gagawin tayo. Grabe, hindi naman sabi ng Diyos.
Hindi na tayo sa ilalim ng kausap. Nandito na tayo sa kausap ni Kristo. Amen? Di mo pinalaya tayo ni Kristo? Mamaya, malalaman natin yung events na nangyayari ngayon. Bibigyan na kayo ng ilang percent para update tayo. Para yung following, nakakatinda tayo. Okay, ilang po natin ang Diyos. Ito na po natin ang pala. Oh, hallelujah. Hallelujah. Come on! Yes! Acts 25. You are sons of the prophets. Ano na po niya? Ito ha. Anak kayo ng mga propeta at antipan ng Diyos sa inyo. Sa ating mga ninuno, sila Abraham, si ito Abraham, ang inyo, si ang binhin mo Abraham, ang pamilya mo, all the earth shall be blessed. Lahat ng nananalig sa ating Panginoon, that is the Abraham covenant. Amen? Tama ba? Alamin na. But he said you, who is the one in worthy and circumcision is not of the heart, the spirit and the religion of spirit is not from men. Okay? Pag sinabi ko din ha, palitan tayo sa all pero ng kaligtaan para makuha po natin. Anong covenant ng Lord ng parami ng Lord? Hindi na babaha muli. Ano yung covenant diyan? What is the everlasting covenant of God to Noah? Hindi na lilipunin ang tao, mga hayop, sa pamamagitan ng babaha. Sa New Testament, sa Old Testament, there is also what we call the covenant of circumcision. Si Abraham, covenant, circumcision. But we, as a believer, circumcision of the heart, binago na tayo ni Kristo. Binago ka na, kapatid. Kaya yung patungo ni Brother Naria, halos pagkakawin na naman tayo. O iba'y talaga ng mga iba'y banal na kalagayan. Hindi mo ganun din na nangyayari sa atin. Amen po? Maraming hindi sa ganun pa nangyayari, pero halos kami. Pero huwag kang malala. Ang Diyos ay buhay. Makakalaos ka rin. Sa pinagdadaanan mo, makakalaos ka rin. Sino may sakit dito? Ha? Gagaling ka rin. Makakalaos ka rin. Sino nagpapalan dito? Reklamo ng reklamo sa Diyos. Sinong babayari dito? Ang daming babayari. Sabi niya, putol tubig, putol kuryente. Panamay, hindi ka nagpuputula. Pinareklamo ka ng reklamo. Bakit? Nakalimutan mo yung tipa ng Diyos. Diba? Marami yung tipa ng Diyos sa ako. Pag ikaw ay harap niya, hindi ka niya pabayaran. I will never give you a person. Kaya at the end of this case, kaya matapos ng mundong ito. Ang pangako at kasunduan ng Diyos at ang bubin at ang Diyos sa akin na manalabalataya ang Kristo ay buhay. Hindi na mamaya yan. That is the everlasting covenant. And everybody say amen. Nung dumating si Kristo na ang religious leader eh. Inuusik siya eh. Bakit? Eh, siyempre may mga batas ng Diyos sa law of Moses na parang tila mga kumukontra siya. Kasi pag-aaral ng Sabat, nagtatrabaho sila. Eh, ang araw ng Sabat eh, wala na kapag-tailahan nyo sa araw. O kaya sabi niya nung dumating na I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy but to fulfill. For assuredly I say to you, araw, heaven and earth pass away. What God or what teacher will by no means pass from the Lord there all this morning. Tayo ng tundok o kundi hindi. Hindi mapapawasan yan. Kinanap niya yan. Kinapos niya yan. Amen?
Sino may iba na dito ba? Yung puso niya na dito ba? Di ba sa puso na pagbibigay ka nila? Yung puso na pag-ibig. That's why the Bible tells us when Jesus Christ preached, all that are here, they did here. Lahat yung mga may pandinig kayo ngayon. Bakit lang yung sinasabi ng Lord? Pagdating sa spiritual, ang dami yung mga tao sa ating picture. Amen? Physically present, but mentally, that's it. Ay, pwede rin para. Ang nangyasi, tatanda nyo, with the source of the seed, yung nangangaral, na kasi, ng salita ng Diyos, lahat ng salita ng Diyos ay mabuti. All word of God is good seed. Mabuting bini. Kaya lang, yung tao nakikinig, yan ang problema. Apat ang kasi tao nakikinig. Yung isang tao nakikinig, pagkatapos na pangaral ng mabuting balita, mabuting bini, na wala nakalimutan. Bakit? Ninakaw ng demonyo. Pangalawang nakikinig, nasa batuhan. Noong nangaral, ang sarap nag-enjoy. Kalaw na wala. Pagkatapos na ilang araw, bakit? Nalang sa batuhan. Yung una naanan na, binaliwala. Binaliwala niya sa rita. Nag-focus siya doon sa pinagkakabalisan niya, nanguna yung kabalisan niya. Yung pangalan sa batuhan, nung tumating ang mga problema, dahil mabaho yung pundasyon, matangay yung uga. Nagreklamo sa Diyos, kabalan. Pangalaw, nagiginig. Nangarap, puro mabuti yun. Nag-enjoy. Hallelujah, praise the Lord, gumawa na may pag-iantap, pinagaling ako ng Diyos. Tinubo na ako ng Diyos. Pangalaw, klase. Hindi naman ako. Bakit? Na-chok. Alam niyo na-chok? Ano yun? Nasa tinig siya. Ano yung mga tinig? The pleasures of this word. Ang sarap ng mundo ito. The pleasure. Yung iba nakapuntos sa pleasure. Hindi masama ng pleasure. Hindi masama ng harap buhay. Hindi masama ng pero yung tipan ng Diyos. Everlasting, hindi lang ang buhay nito. Dapat you must lay your treasures in heaven. Yung mga hindi na hulo. Number four, you want to grow? You want? Yung good sin na punta sa good heart. Tinanggap niya kahit masakit. Tinanggap niya, natutupo siya. Ako nagkakali ako, nagkatikulor. Magiging matuloy ako kasi lumago sila ng 30, 60, 90 to 100 words. Pinindilan sila pinagpala ng karunungan, pati sa buhayan, pati sa pamamahala ng pamilya, pati sa pamamahala ng ministry na pinagsabiwala sa kanila ng Lord, pati yung kanilang mga job sa bawat departamento, nag-iilaw pa. Nakikita nila yung gawa na mabubuting bagay sa iyong buhay. That's what the Bible tells us. You are the light of this world and let your light so shine upon men. That means me. Your good words are this glorified cup. Pag nasa ilaw ka, kina-kina, kaya ito musik ka. Masarap ka patuhin kasi masarap ka kayunin. Amen? Di mo alam eh. Pinapangalahanan ka na lang. Para siya mo siya ng inikagandahan ng Diyos. Niyang covenant is a disciples. But now, he has obtained a more excellent ministries. As much as he is also mediator of better covenant, which was established on better prices. Dinarami ko siya para magkaroon ng mas. Okay? Higit. He was the mediator. Then he did dito. Okay. And the first commandment that ordinances of divine service at the earthly sanctuary. Sa Hebrew 9:1 kasi,
sa Old Testament kasi, yung first covenant, parami po sila ceremonial. Ha? Parami po. Sa inner court, kapatimuron, meron nga po, tapos sa altar po, may mga habig, may mga tupa na malilinis na inahapon. That is the Old Covenant. Amen? Kaya dito sa New Covenant, okay. What the purpose does the Lord serve? Ano ngayon ang purpose o ang layunin ng batas? Oo, Busara. It was added because of transgressions. Then the seed should come to what the promise was made, and it was appointed through angels by the hand of a mediator. Ano daw? Kaya nagkaroon ng batas because of transgressions. Ang titigas ng ulo ng mga bayan ng Israel. Amen? Yung unang templo ni Solomon, sino ang nagkuwasa? Babylonia at Ephraim. Diniyan sila ng 70 years. Bakit? Ang tigas ng ulo nila. Sabi na lang mo, kayo sa harapan. Sa Diyos-Diyos, ano kayong gagawa? Kung napunta sila sa ibang lugar, anong ginawa nila? Sumagpa sila sa Diyos-Diyos. Maging sige, Solomon. Amen? Makarin yun? Bakit po? Ay, 1,000 naman ba lang ng asawa? 700 ang prinsisa, 300 ang kami? At siyempre, mga prinsisa, mga pag-aano yung iba. Pag-aano? Panginoon, samahan ako sa templo namin. O, di ba? Dahil magaganda sila, at alam niyo si Solomon, ano yan? Boy ticket. Manunula yan. Pagka nagsalita po yan, talaga magbibigay niyo. You know why? He is the wisest man that God created. Solomon. Wala nang sinyal yung mayaman, si talino ni Solomon na magkakaroon pa ng hayop. Wala nang kahit sa ating panahon. Amen po? Alam niyo kung ilan lang ito ni Solomon dumarating every year? Ha? 666 tons of gold. Sino ang hindi kay Solomon? Jesus Christ. Siya lang po ang hindi kay Solomon. Ano kinukta kay Jesus Christ? Sino ang walang pagkaya? Sino ang kinakapos na sweldo? Sino? Huwag nyo nata sa inyong kamay. Matthew chapter 6. Tingnan nyo yung mga ibon. Pinapakay sila ng Diyos na ipak sila. Nalilis ang kabalo, dinatalipintan sila ng Diyos. Even the remnant of Solomon. Hanga kayo kay Solomon? Solomon is here. Greater Solomon is here. Siya? Si Jesus. And everybody say, basic needs, ha? Namang problema ka, pinapakain ka naman ng Diyos. Amen? Nakatrapinis na ba tayo? Para malungkot yung iba. Ha? Malapit na po tayo. Kaya nakapagpapakain pa kayo sa tita, kabuti pa lang lumuti pa. Pero, sa kabuting lupa, naitanin yung bunsit. Pagkatilan na rin naginit. Yung sa batuhay, sa tinika, sa daanan lang. Sana po. Bawa-bawa yan, Pao. Lord, forgive. How many years have been here in your world? Pero sa tato ang aking isip. Bukas, pero pag-isa. Kaya natatangay at hindi namumuha ng sagana. Mediator natin is Jesus Christ 24/7 niya. For there is one God and one mediator between God and man. Ano raw? Yung iba sabi niya, tingnan niyo, yung Diyos niyo, tao!
beware on our generation. False Christ, false prophets, false teachers, false doctrine shall arise. Bakit din siya dyan? Because 24/7 sa atin ni Cyprus, siya yung mediator. Siya yung nakapamagitan, ispiritu na po siya. Bakit? In Diyos siya eh. Kaya niya maging tao, pagkatamang tao. Yung iba yung naniniwala eh. Kaya ang mga nila, tatlo yung Diyos, apat, lima, tumari pa. Ang Diyos kaya niya magkatamang tao para mabiran ng katawan, para maligtas na tayo, para makapili tayo. Amen? Sana tayo. Wala rin. Beginner. He's the beginner of the new covenant. Unto the blood of his sprinkling that speaks greater things than the book. Again. There's a cross. There's a book of Cristo. That is the new covenant. Tingnan mo pag tayo ko na po niya. This is the new covenant. The blood that shed. Amen? Drink from it all. Diba? Ano pa? Pagibasa. Pagibasa mo ng labas. Ito ang dahilan kung bakit siya naging tagapamagitan ng bagong tipa. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan, sa pagtubos niya sa ating mga kasalanan, under the first covenant, the law. Okay, sa law kasi, nandun yung mga ahin, nandun yung mga salta ko. That those who are called may receive the promise of the eternal inheritance. Believers in eternal inheritance. Hindi magpapahal yan. Mga mananampalataya, huwag kang magpalala. Ang Diyos ay Diyos. God is not a man that we should love. If God promise, God will. Pupunta tayo sa Israel and Israel. The sign of the end times. Amos chapter 8 verse 10. I will turn your peace into mourning and all your songs into the meditation. I will bring sackcloth on every wrist and baldness on every head. I will make it like mourning for an only son, and its end like a bitter end. October 2nd, 2023. Alam niyo mayayari? Pag tumipit ng end time, our time, our nation is Israel. Napalitan niyo na yan? No, October 7, 2023, the Strip of Gaza. Lahat mga foreigner, the young people, nagkakaroon ng feast. Nagkakaroon sila ng feast. Kapistahan sa YouTube, ang dami na to. Sayaw sila sa maluwag na disyerto ng pagitan ng desert ng Israel. Nagkaroon ng tugtugan to. Anong ginawa ng Hamas? Ilan ang namatay? Ilan ang kinita? On the same day! On the same day, paano yung disiplina na ito? Napakawala sila ng 5,000 missiles. Ilan ang tumapo sa Israel? Ilan? Pumasok? CNN, 3% lang ang pumasok na misa. You know why?
ayon po, ayon ayon po, ayon po tawag ko. 150 na ako nakapasok. Kaya may nakatay. Nakapasok. Sa Israel, panakatayan, hindi mo makapalit yan. Kaya kapalit na galing ko Prime Minister nila. Si Benjamin natatayin ko yun. Basta, ubusin sila. Kasi ubusin talaga ang Israel. Tignan natin. Yung peace nila, nagiging more and more sila. Bakit? Mga foreigner, mga German, mga European na to. Hindi mga Israelites, ibang paraso. Bakit po? Ang pagpapalik ng Lord ay niya tulad ng panahon din. Lord, panahon din. Ano daw? No. Nag-inuman? Nagsasayaman? Nagparti-parti? Nagkakahinan? Nakalimutan na nila kapag nagpisa, mag-celebrate ka, itas mga pangalan niya. Diyos. Ano ba? Gano'ng mahal ang Diyos ang bansa Israel? See, I have spread you on the palms of my hands. Your words are continually before. Ang pagmamahal ng Diyos sa mga Israel, nakaupit sa pangalan. Pero kung may nakakaranayan na kay Kristo, ganun din. Sabi mo siya kasi atin mo. Tapos makinigla na salita na Diyos ng 45 minutes. Hallelujah. Amen. Parang pinagsasawaan. Kasi ang dami ng activities. Ano ba? Is the Lord God because at this time, they know. The Philistines did peacefully and took vengeance with his spiteful heart to destroy because of the adlaw or the bread. Nandun pa yan sa lumang tipan. Talagang magkaaway na yan. Napakaliit ang bansa ng Israel. Nakapalimot ng Arab nation. Ang kanilang nation, ubusin. Hindi mo maubos yan. Lahi ng Kristiyan. Sila ang mawawala. Kahit na magsama-sama po sila. Ganun din po tayo. Paglagi na tayo ng Kristo. Hanggang sa generation ng generation na tayo. Pinagpawa na Diyos. Amen. Nandito ba?
hirap na hirap sa buhay. Pabins, drought, wars, earthquakes. Nagkaroon na ng earthquakes sa Sarangay. Alam niyo ba yan? Ha? Sa Mindanao? 6.8 magnitude. Ang daming nawasak. Ligo! Mga bahay! Ayun na tawin. What's happening now? Why? Bakit? Busy-busy na sa mga. Nandiyan yung mga presidente natin. Pagkakalit sa United States, alam niyo ba yan? 6.8 magnitude. Libo-libo. Mga kapatid, 14,000 isang munisipyo. Basta 14,000 na sa kalit na sa evacuation center. Isipin mo, 14,000 pa. 6.8 magnitude. Bitak yung mga kunina. May 16,000. Pumasok sa dati. Sa Morocco, recently, sa Afghanistan, ganyan ang nangyayari sa aming panahon. Wars, earthquakes, and other places. Israel, ganyan ang Israel. Ano sabi ng Lord sa akin? Sa panahon natin ngayon, huwag ang baka, pag-isa. Pag nananalig kayo sa Diyos, nananalig naman kayo sa akin. Ako'y parunod sa maghahata ako ng tahanan para sa Diyos. At habang nagawanda ako, babalik ako pa rin. Kung saan ako naroon, doon din kayo. Isa rin ang pangarap ng Diyos, ano? Naman? Hindi niyo ba may video? Hindi niyo ba nalarasan yung pangarap ng Diyos? The first covenant, tatlo, pinunod na natin yung Panginoon. Kinitayos tayo, we are the white olives. Inupok tayo sa righteous ang mga Israel. Kaya, ano sabi niya? Pabalik siya? Ano pa? I will discover the kingdom and present the word, a witness for the nations, and then, the year. Diba? Bakit hindi pa bumabalik na natin? Ano sa problema? Ha? Una, hindi tayo handa. Pangalawa, gospel ng Lord, kulang pa. Marami ng salita ng Diyos. I pray to God, nasara po. Itong mga hindi na niliwala sa pautismo sa pangalan ng Jesus. Pagkaroon ng spiritual explosion or revolution na itong mga malalaking organization, magpapapaktas na po sila sa pangalan. And everybody said, ano talaga bakit ayaw nila magpapaktan sa pangalan ng Jesus? Samantalang doon tayo nalita sa pangalan ng Jesus. Anong talaga? Pinipigilan sila ng Antichrist. Antichrist ang magroon dito. Hindi ka na pumunta sa CBTV o yun lang, datanan namin.
kabilaan o ini-ini, sino gusto na tinapatan ng grabe ang gagawin siya ng Diyos dahil sa pagi, di ba? Grabe ang yaman ni Kristo! Diyan na lang tayo! Alalahanin natin ang may kalitasan lang sa loob. Sa first covenant, ayan ako. Tayo? Wala. Pero nabukas ng daan ni Abin Diyos at the grace of the Lord. Is Jesus Christ
First, second, and third is for God. 5 to 10 is for the neighbors. Pero tinanong sa ang ating Panginoon, greatest commandment, love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And the second is love your neighbor, or love others as if you love yourself. This all have the commandments. So, wala nang ibang utos pa. Mag-isa ka propeta, dalawa lang po yun. Ang ibig sabihin, yung first four, nasa Diyos. Yung 5 to 10, nasa kapwa. And everybody say, that is the new problem. Nakuha niyo po? Nakuha niyo? Sabihin ko sa katabi siya ng palo.